Ang Walang Kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 1311, Pagpunta sa Yang Clan. Nanatiling tahimik si Tian Qi ng ilang sandali matapos marinig si Lin Ruo Tian, mahirap kontrolin ang lahat ng Imperial Cultivation Disciples sa Tiantai. Noong nakaraan, ang mga traidor ay hindi problema dahil ang mga tensyon sa pagitan ng iba't ibang maimpluwensyang mga imperial na grupo ay hindi gaanong masama, kaya ang mga traidor ay walang kabuluhan. Ngunit ito ay iba na ngayon, may mga labanan sa lahat ng dako sa bahwang, mga dakilang digmaan kahit na. Ang Tianlong Divine Castle ay malamang na nagpadala ng ilang mga tao sa huling pagkakataon upang lumahok sa proseso ng recruitment ng Tiantai. Mukhang gustong wasakin ng Tianlong Divine Castle ang Tiantai sa pagkakataong ito, habang naghahanda para sa pagpupulong ng mga emperador. Isip ni Tian Qi. Sinasakop na ngayon ng Tianlong Divine Castle ang teritoryo ng Yang Clan, kaya pinupukaw ang Tiantai sa kanilang sariling teritoryo. Siyempre, alam ni Tian Qi na ang Tianlong Divine Castle ay isang makapangyarihang grupo. Sila ay umiral sa loob ng libu-libong taon, kaya't malinaw na kailangan nilang magkaroon ng maraming malalakas na cultivator, mga cultivator sa tuktok ng Zunqi layer kahit na. Ang Tiantai ay mayroon lamang dalawang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, si Mo Chen at isa pang disipulo, ngunit ang kanilang pangalawang kapwa-disipulo ay malapit na ring maabot ang tuktok ng layer ng Zunqi. Pagkalipas ng 10 taon, malamang na mas malakas ang Tiantai, ngunit ipinahiwatig nito na nakarating ito sa ganoong paraan. Anong nangyari? Narinig ni Lin Fang ang sinabi ni Lin Ruo Tian. Pinutol nila ang isang braso sa bawat cultivator sa antas ng Tian dahil hindi nila ito mabawi sa antas ng Tian. Lin Fang, sinalakay tayo ng Tianlong Divine Castle. Mapatla ang mukha ni Lin Ruo Tian. Muli niyang ipinaliwanag ang lahat ni Lin Fang. Ang Yang Clan ay nangangahas ding lumaban. Hindi iyon inaasahan, Lin Fang. Mayroon pa akong tubig na pampasigla, pagalingin mo muna ang iyong sarili. Sabi ni Lin Fang, naglabas ng isang garapon ng tubig na pampasigla at ibinibigay sa lahat. Ang tubig ng sigla ay maaaring makatulong sa mga cultivator na mapalago ang mga nawawalang bahagi ng katawan at madagdagan pa ang kanilang lakas. Kahit na matapos itong gamitin ni Ruo Xi, naramdaman niya ang hindi kapani-paniwalang daloy ng sigla sa buong katawan niya. Matapos gamitin ni Lin Ruo Tian, Mingba at ng iba pang mga level cultivator ng Tian ang tubig ng sigla, muling napuno ng kulay ang kanilang pisngi. Naglabas din si Lin Fang ng Vitality Abstruse Energy sa kanila, gayunpaman, hindi pa rin lumaki ang kanilang mga braso. Kakailanganin nilang maghintay na makapasok sa layer ng Zunqi bago nila mapawi ang kanilang dugo at tumubo ang mga paa. Ang sigla ay nakakawala ng lakas. Nagulat ang lahat. Kinokontrol din ni Lin Fang ang Vitality Abstruse Energies. Gamaan ang loob ni Lin Ruo Tian pagkatapos noon, kahit na hindi na muling mapalago ni Lin Fang ang kanilang mga braso, na-disinfect niya man lang ang kanilang mga sugat, para hindi ito mabulok. Lin Fang, salamat. Hindi bababasa ang mga sugat ay hindi na lumala ngayon, at kapag ako ay nakalusot sa Zunqi layer, magagawa kong palakihin muli ang aking braso. Sabi ni Lin Ruo Tian, na nagpapasalamat. Kamay lang, malapit na akong makapasok sa layer ng Zunqi. Hindi ako ganoon kasiraan ng loob. Sabi ni Mingba, naiinis pa rin siya. Magkapatid tayo. Sabi ni Lin Fang na nakangiti at umiling. Marami silang nagawa para sa kanya noon, kaya sisiguraduhin niyang aalagaan niya ang mga ito. Brother, ano ang balak mong gawin? Tanong ni Lin Fang kay Tian Qi. Ang ating dakilang alagad, ay malihim sa kanyang kinaroroonan. Ang aming pangalawang kapwa-disipulo ay malapit nang maabot ang tuktok ng layer ng Zunqi, kaya limitado kami sa sandaling ito. Ang Tianlong Divine Castle ay naudyukan din na lipulin tayo ngayon, kaya gagamitin nila ang kanilang buong lakas. Sabi ng Tian Qi, lahat ay mukhang dismayado. Lahat sila ay nakonsensya sa pagiging mahina. Brother, ang Tianlong Divine Castle ay nasa hilagang bahwang at pinupukaw nila tayo, pwede bang maupo tayo dito at walang gagawin? Galit na sabi ng isang cultivator ng Zun. Huang Xiao, ano ang dapat nating gawin sa iyong opinion? Tanong ng Tian Qi sa Zun cultivator na iyon. Hindi ba natin makontak ang ating dakilang kapwa-disipulo? Tanong ni Huang Xiao. Kung lalahok si Mo Chen, maaari niyang sirain ang mga tao ng Tianlong Divine Castle. Ngunit umiling si Tian Qi, na ginawang panghihina ng loob ang lahat. Bukod dyan, maaari nating matakpan ang ating pangalawang disipulo sa kanyang paglilinang o maaari nating tipunin ang lahat ng ating malalakas na cultivator at pumunta sa Yang Clan. Mahalagang tandaan na si Lin Fang ay may espada ni Emperor Wu Tianjian, kaya madali niyang mapatay ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Dapat tayong maghayganti, sabi ni Wang Xiao. Tumanggo si Tian Qi at tumingin kay Lin Fang. Ano sa palagay mo Lin Fang? Madesisyon ka, susunod ako. Sabi ni Lin Fang sa mahinang boses. Nanatiling tahimik ang Tian Qi at sinabi. Hintayin mo ako, pupunta ako sa langit sa itaas ng langit upang makita kung hindi ko maabala ang ating pangalawang kapwa-disipulo habang siya ay nagsasanay, Lin Fang, Ruo Xi, Qing Tian, sumama ka sa akin. Sina Lin Fang, Ruo Xi, at Mo Qing Tian ay pawang mga direktang disipulo ng mga emperador, kaya pinahintulutan silang pumunta sa kalangitan sa itaas ng kalangitan. Umalis na silang apat. Tumingin si Lin Fang kay Mo Qing Tian, na ayon kay Tian Qi, ay isa rin sa 10 kapwa niya disipulo.
Si Mo Ching Tian ay nakasuot ng robe na may mga bituin, mukha siyang bata at lalo na gwapo. Tumingin siya kay Lin Feng, ngumiti at tumango. Nabalitaan ko ang iyong mga tagumpay, mukhang kahanga-hanga ka. Binobola mo ako, brother. Sabi ni Lin Feng na nakangiti at umiling. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa langit sa itaas ng kalangitan at nakarating sila sa isang tahimik at tahimik na bundok, ngunit tila wala doon si Emperor Yu. Ano sa tingin mo? Tanong ni Tian Chi. Si Wang Xiao ba ang pinag-uusapan mo? Tanong ni Mo Ching Tian na nakangiti ng manipis. Oo, sabi ni Tian Chi na tumango. Kailangan muna nating tanungin si Mo Chen, pagkatapos, maaari nating tingnan kung ang ating pangalawang kapwa-disipulo ay maaaring huminto sa pagsasanay. Kung siya talaga ang traidor, nangangahulugan ito na nag-aalala lang si Tian Long kay Mo Chen at gusto pa nilang patayin ang ating pangalawang disipulo. Mukhang masama ang loob ni Roexi. Roexi, ginamit mo lang ba ang telepathy para sabihin sa akin na pinalaya ka ng Tian Long Divine Castle para sa isang layunin? Oo, kung hindi, hindi na ako nakabalik. Pinabayaan lang nila ako para lalong magalit si Tian Tai. Sagot ni Roexi. Mukhang nagmamadali si Wang Xiao, hindi ba siya nag-aalala na pinaghihinalaan natin siya? Nakangiting tanong ni Tian Chi. Mayroong dalawang posibilidad, ang una ay hindi siya traidor, ang pangalawa ay traidor siya at marahil hindi sila natatakot kay Mo Chen, ngunit nagpapanggap. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit sinubukan ni Wang Xiao na paniwalaan tayo na natatakot sila sa kanya, ngunit hindi pa tayo makakagawa ng anumang conclusion. Sabi ni Mo Ching Tian. Tama ka, mas malamang ang pangalawang posibilidad. Sabi ni Tian Chi. Tumingin si Lin Feng sa kanila at bamantong hininga. Ano ang dapat nating gawin? Walang pakialam na tanong ni Roexi. Kung ito ang pangalawang posibilidad, nangangahulugan ito na talagang gustong sirain ng Tian Long Divine Castle ang Tian Tai. Lahat ay posible, kailangan lang nating makita kung paano nilalayong sirain ng Tian Long Divine Castle ang Tian Tai. Sabi ni Tian Chi, maghanda tayo, para bukas ng umaga ay maaari tayong pumunta sa Yang Clan. Sabi ni Tian Chi, tumango ang lahat at umalis. Bumalik si Lin Feng sa labas. Nandoon pa rin ang lahat, marami sa kanila ang mukhang galit na galit. So anong plano? Tanong ni Lin Rou Tian kay Lin Feng. Pupunta tayo sa Yang Clan bukas ng umaga. Sabi ni Lin Feng sa lahat. Galit na galit silang lahat. Isang Celestial Chi ang nahulog sa Tian Tai nang lumitaw ang isang malaking bangka sa kalangitan. Ito ay isang walang katulad na banal na sandata, na may kakayahang hindi kapani-pani walang bilis. Nang maglaon, mayroong isang daang malalakas na cultivator mula sa Tian Tai sa bangka, na naghahanda na salakayin ang Yang Clan. May kamalayan ba kayong lahat na pwede tayong mamatay dyan? Maaari kang magpasya na hindi pumunta ngayon at walang sisihin sa iyo, lalo na kayong mga cultivator sa antas ng Tian. Sabi ni Tian Chi. Ngunit, walang nagpasya na sumuko. Mayroong kahit ilang Tian level cultivator sa bangka na mayroon lamang isang braso mula sa kanilang huling laban. Nang makita ni Tian Chi na walang umaalis, sinabi niya. Sige, alis na tayo. Ang bangka ay bumangon sa himpapawid at gumuhit sa kalangitan patungo sa direksyon ng Yang Clan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1312, problema, pagpatay ng mga tao. Ang Tian Yuan City ay kung saan naninirahan ang Yang Clan. Maraming tao ang naghihintay doon, na nagmumula sa libu-libong milya sa paligid para lang makita ang labanan sa pagitan ng Tian Tai at Tian Long Divine Castle. Noong nakaraang pagkakataon, nagsanib kamay ang Tian Long Divine Castle at ang Yang Clan para labanan ng Tian Tai, kaya hindi maiiwasan ang susunod na labanan ito. Nais nilang wasakin ang Tian Tai at ang Yang Clan ay naging kanilang larangan ng digmaan. Sa paligid ng Tian Yuan City, ang mga ulap ay gumugulong sa himpapawid at isang mystical boat ang lumitaw mula sa kanila. Malapit na tayo sa Tian Yuan City. Ang lahat ay naglalabas ng nakamamatay na chi, na lumilikha ng isang larawan na tila isang mapanglo na gabi sa taglagas. May bulubundukin, punta tayo doon. Sabi ni Tian Chi, ang bangka ay bumaba mula sa langit at dumaong sa hanay ng bundok na iyon. Napatingin ang lahat kay Tian Chi, hindi nila naiintindihan kung bakit niya sila pinahinto doon. Una, kailangan natin ng mag-inspection sa Tian Yuan City. Ang iba ay dapat manatili dito, naiintindihan. Sabi ni Tian Chi, kahit hindi naiintindihan ng mga tao ay tumango sila. Roexi, responsable ka dito. Sabi ni Tian Chi kay Roexi. Tumango si Roexi. Ching Tian, Lin Feng, pumunta kayong dalawa sa Tian Yuan City. Sabi ni Tian Chi kina Mo Ching Tian at Lin Feng. Umalis sina Lin Feng at Mo Ching Tian, si Qiong Chi sa tabi ni Lin Feng. Pagkaraan ng maikling panahon, sinabi ni Lin Feng kay Yandi. Magiging problema ba ito para sa iyo? Huwag kang mag-alala. Mayabang at mayabang na sabi ni Yandi. Pagkatapos, tumalikod siya at bumaba ng bundok. Lin Feng, sigurado ka bang magiging maayos ang kaibigan mo? Tanong ni Tian Chi kay Lin Feng. Huwag kang mag-alala, may kakayahan siya. Sabi ni Lin Feng na nakangiti at tumatango. Sige, alis na tayo, at tandaan mong mag-ingat ka. Sabi ni Tian Chi kina Mo Ching Tian at Lin Feng. Hindi siya aalis sa kanila. Tumiti sina Lin Feng at Mo Ching Tian, iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at naglabas ng maska. Ngayon, naglalabas siya ng mga demonyong enerhiya at ang kanyang chi ay mukhang ganap na kakaiba. Ganoon din ang ginawa ni Mo Ching Tian, naging medyo may edad na lalaki.
Galing, alis na tayo. Nakangiting sabi ni Mo Ching Tian. Tumanggo si Lin Feng at lumipat sila patungo sa Tian Yuan City. Pagkaraan ng maikling panahon, nakita ni Lin Feng ang Yang Clan. Sila ay isang prestihiyosong pamilya sa Hilagang Bahwang, na bukod sa mga maimpluwensyang grupo ng imperyal, ay ang mga pinuno ng Hilagang Bahwang. Ngunit pagkatapos ng digmaan laban sa isla ng Siyam na Dragons, sila ay humina ng husto at ngayon ay nasa panganib na sila, kaya nakipagtulungan sila sa Tianlong Divine Castle. Tumingin si Lin Feng sa mga gusali, inaalala ang unang pagkakataon na pumunta siya sa Bahwang. Alam ni Lin Feng na ang lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa kanya. Siyempre, bago pa man siya makarating sa Bahwang, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga emperador ng Tiantai at ng emperador ng Tianlong Divine Castle. Tumalikod si Lin Feng at umalis. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang mayayabong na restaurant, puno ng mga taong nag-uusap at nagsasaya. Naglakad sila papunta sa isang mesa sa tabi ng isang bintana kung saan may nakaupo ng dalawang tao, na parehong mga cultivator ng unang layer ng Zunqi. Kamahalan, maaari ba kitang tulungan? Walang pakialam na tanong ng isa sa kanila, ngunit malamig nang makita si Lin Feng. Gusto naming umupo dito, kaya asar ka, sabi ni Lin Feng. Malamig nang umiti ang dalawang cultivator at sinabi mo sa amin na asar. Sabi nung isa sabay turo sa ilong niya. Boom! Agad na sinuntok ni Lin Feng ang hangin sa kanilang direksyon ng walang pag-aalinlangan. Subukan at manggahas. Sigaw ng cultivator na iyon. Bumagsak ang kamao ni Lin Feng sa ulo ng cultivator na iyon, tumalsik ang dugo at agad siyang natamba. Ang isa naman ay tumayo at tumitig kay Lin Feng, natakot. Kahit na malakas ka, dapat kang mag-ingat. Sabi ng cultivator. Kacha! Isa pang agresibong suntok. Sa pagkakataong ito, ang cultivator ay handa at umusad pa atras, ngunit ang pag-atake ni Lin Feng ay masyadong mabilis. Ang taong iyon ay agresibo. Naisip ng karamihan. Hinawakan ni Lin Feng ang katawan ng cultivator at bamulong, noon, ako ang pumatay sa Young Master mula sa Island of the Nine Dragons at sinisi si Yang Zilan at ang kanyang kapatid, sino ka? I told you to piece off at nakakapagtakang hindi mo ako pinakinggan. Boom boom. Inihagis ni Lin Feng ang lalaki sa labas ng bintana ng agresibo. Tumingin ang isa kay Lin Feng at tumakbo palayo. Ano ang sinabi niya? Tanong ng isang tao, sinusubukang alamin si Lin Feng. Pinatay niya ang Young Master mula sa Island of the Nine Dragons. Nang nag-away ang isla ng Nine Dragons at ang Yang Clan, sinabi ni na Yang Zilan at Yang Ziyan na hindi nila siya pinatay, ngunit maaring ito ba talaga ang taong ito. Lahat ay nakatingin kay Lin Feng, gaano siya kabaliw. Natahimik ang lahat dahil kumilos si Lin Feng na parang walang nangyari. Umupo siya at nagsimulang uminom ng sarili niyang alak, na nagdadala ng medyo matapang na halimuyak at naglalaman ng apoy na chi. Gaya ng inaasahan ng lahat, dumating ang ilang tao mula sa Yang Clan. Ang pinuno ay si Yang Ziye, na tumingin kay Lin Feng sa malamig na paraan. Miss Yang, sabi ni Lin Feng na tumanggo kay Yang Ziye. Bukod sa kanya, may iba pang malalakas na cultivator mula sa Yang Clan. Mga cultivator ng ikatlo at ikaapat na layer ng Zunqi. Nang marinig nila ang sinabi ni Lin Feng, nagmamadali silang pumunta sa restaurant. Nakapasok pa lang si Lin Feng sa ikasyam na layer ng Zunqi, ngunit nagpadala sila ng mga cultivator ng ikaapat na layer ng Zunqi, ibig sabihin ay hindi nila siya minamaliit. Sino ka? Bakit mo gustong saktan ang angkan ko noon? Tanong ni Yang Ziye. Hindi pinansin ni Lin Feng. Ibinaba niya ang kanyang baso at dahan-dahang tumayo, sinulyapan ng mga tao, mga walang kwentang tao, asar kayong lahat, kung hindi, mamamatay kayo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang malalamig na demonyong hangarin, na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Sumimangot ang mga miyembro ng Yang Clan, nakakatakot ang kanyang chi. Ang mga silhouet ng maraming tao ay kumikislap. Tila lalabanan ni Lin Feng ang Yang Clan, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nakapanood. May tinanong ko sa iyo. Pagmamalaki ni Yang Ziye, ang kanyang chi ay makapangyarihan, kaya ano? Siya ay may malalakas na cultivator sa kanyang panig. Lahat sila ay mga cultivator ng ikatlo o ikaapat na layer ng Zunqi, kaya madali nilang mapatay ang isang cultivator ng layer ng Tianqi. Mukhang mayabang at mayabang, gaya ng dati. Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa malamig na paraan. Nakita ni Yang Ziye ang kanyang ekspresyon at kinilig, ang taong iyon ay parang ibang taong kilala niya. Isang beses na kitang binitawan. Nais ng Yang Clan na magdulot ng sarili nitong pagkawasak at dahil pumatay ka ng mga tao mula sa Tiantai, dapat kang masira. Lin Feng, ikaw si Lin Feng. Ang ekspresyon ng mukha ni Yang Ziye ay nagbago ng husto. Yung baliw na lalaki na naman. Huli na, inilabas ni Lin Feng ang kanyang demonyong teritoryo. Sa isang iglap, ang restaurant ay naging madilim at ang mga mukha ng mga miyembro ng Yang Clan ay namutla ang kanilang mga mukha, alam nila kung gaano kitakot si Lin Feng. Wala man lang silang oras para mag-react, mabilis na sumigaw ang nakakakilabot na hiyawan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1313, bangungot ng angkan ng Yang. Si Lin Feng, atakehin mo siya. Ang mukha ni Yang Ziye ay nakamamatay na mapatla. Ilang tao ang sabay-sabay na bumangon sa himpapawid at inatake ang demonyong teritoryo, ngunit inilabas ni Lin Feng ang kanyang espada, na naglalaman ng tatlong uri ng abstruse na enerhiya, at agad na pinatay ang isang cultivator ng ikaapat na layer ng Zunqi.
Pinatay niya ang isang cultivator ng ika-apat na layer ng Zunqi sa pamamagitan lamang ng isang atake ng espada. Isip ni Yang Ziye. Lalong namutla ang mukha niya. Ngayon lang niya naintindihan ang ginawa ni Lin Feng noon, lumikha siya ng mga tensyon sa pagitan ng Island of the Nine Dragons at Yang Clan at hindi pa siya namatay mula sa tiwangwang na chi ng Huangxi. Masyadong malalim ang kaalaman sa cultivation ni Lin Feng. Patuloy na umaagos ang dugo kung saan-saan habang ang isang dosenang Zun cultivator ay namatay sa isang kisap mata, lahat ay nasa harap ni Yang Ziye. Napabuntong hininga si Yang Ziye nang makita niyang itinutok ni Lin Feng ang kanyang espada sa kanya. Hindi niya akalain na magbabago ang buong buhay niya dahil kay Lin Feng, na nakilala niya sa isang bangka sa Huangxi. Kasalanan ko ang lahat. Nang lumapit sa kanya ang espada ni Lin Feng, ipinikit ni Yang Ziye ang kanyang mga mata at tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Iniligtas siya ni Lin Feng, at kung nagpapasalamat ang Yang Clan, maaaring iba ang lahat. Sa labas ng restaurant, gustong malaman ng mga tao kung ano ang nangyayari sa loob. Napakabilis, nakakita sila ng silhouet na umalis sa restaurant at tumakbo palayo. Iyon siguro ang nagdulot ng gulo, ngunit hindi siya patay, ibig sabihin ng mga cultivator ng Yang Clan na iyon ay pumunta tayo, tingnan natin. Naghintay ng ilang minuto ang karamihan. Matapos nilang makitang walang humahabol sa kanya at tila wala nang nangyayari sa restaurant, sumilip sila sa loob ng restaurant. Lahat ng miyembro ng Yang Clan ay pinatay. Bulong ng isang tao. Hindi sila makapaniwala. May mga cultivator ng ikatlo at ikaapat na layer ng Zunqi, maging si Yang Ziye ay kasama nila. Si Yang Ziye ay kalmadong nakahiga doon, hindi siya mukhang natakot, sa halip ay mukhang natutulog siya. Nakita pa ng karamihan ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Tiantay. Akala nila. Siguro ay tinago ng lalaking iyon ang kanyang cultivation level pati na rin ang kanyang hitsura. Ang Yang Clan ay tumulong sa Tianlong Divine Castle na pumatay ng mga tao mula sa Tiantay noon, at ngayon ay nais ni Tiantay ang kanilang paghihiganti. Nararapat ito ng Yang Clan. Kahit na nagpunta rito ang Tianlong Divine Castle, masyadong mapanganib na masaktan ang Tiantay. Naisip ng ilang tao. Hindi sila nang ahas na sabihin iyon kahit kanino. Ilipat. Namutla ang ama ni Yang Ziye pagkarating niya sa restaurant. Nawalan na siya ng isang anak sa Qiu Clan at ngayon ang kanyang huling anak, ang kanyang anak na babae, ay namatay na. Maraming tao mula sa Yang Clan ang mabilis na dumating sa restaurant, Tiantay, lahat sila ay nag-isip ng parehong grupo. Makalipas ang isang oras, sa mga gusali ng pamahalaan ng Yang Clan. Ang lolo ng Yang Clan ay nakatingin sa isang bangkay. Bukod kay Yang Ziye at sa malalakas na cultivator na napatay sa restaurant na iyon, mas malalakas na cultivator ng Yang Clan ang napatay sa ibang lokasyon kaagad pagkatapos ng labanan sa bar. Guro. Sabi ng isang nagmamadaling pumasok sa palasyo. Mukhang crush ang taong iyon at ayaw magsalita. Magsalita ka, tanong ng matandang lalaki ng Yang Clan. Ang ilang miyembro ng aming angkan ay pinatay sa palengke, kabilang si Master Yang Lai. Sabi ng taong iyon, hindi nakataas ang ulo. Ang katayuan sa lipunan ni Yang Lai ay mas mataas pa kaysa kay Yang Ziye, siya ay tiyuhin ni Yang Ziye. Tap tap tap. May dumating na iba at namutla ang mukha ng matanda. Magsalita ka. Sabi ng matanda bago pa man dumating ang tao. Guro, ang ikalimang Yang Master ay... Sabi ng taong iyon, Kacha, sumabog ang upuan ng matanda. Galit na galit siya, bilisan mo, sabihin mo sa lahat na bumalik. Walang pwedeng manatili sa labas. Sabi ng matanda, ang Yang Clan ay ang pinakamakapangyarihang grupo ng Tianyuan City, nagpatakbo sila ng maraming negosyo sa bayan, ang open-air market, mga treasure shop, at iba pa. Kailangan nilang itigil ang kanilang mga aktibidad pansamantala. Pumunta ang matanda sa likod ng silid, sa isang pinto. Pumasok siya sa kwarto, kung saan may mga nakaupo sa loob. Di ba sabi mo sinusubaybayan mo ang bawat galaw nila? Sabi ng matanda sa isa sa mga nakaupo. Itinaas ng taong iyon ang kanyang ulo at sinulyapan ang matanda. Ako ba ang sinisisi mo? Hindi ako mangangahas. Galit na galit ang matanda, ngunit hindi siya naglakas loob na saktan ang mga taong iyon. Tinitigan ng taong iyon ang matanda, na hindi siya komportable. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng matanda, bago sa wakas, tumingin siya sa ibang lugar at sinabi. Pasensya na, nasa labas na sila ng Tianyuan City. Tatlong tao na ang dumating sa Tianyuan City, kaya wala silang magagawa. Baka dumating lahat ng puwersa nila sa clan bukas, sa puntong yun sisirain natin silang lahat. Nang sabihin niya ang salitang sirain, parang malupit siya. Nag-on ang pakiramdam ko, alam kong napakalakas mo, kaya dapat natin silang lipulin. Sabi ng matanda, sa labas ng Yang Clan, mayroong isang malawak na lugar kung saan kakaunti ang mga taong nakipagsapalaran. Ito ay karaniwang kalmado, ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan, pati na rin ang isang pagsabog. Nabasag ang lupa habang may silhouet na bumaba mula sa langit at marahas na damapo sa lupa. Gayunpaman, ito ay talagang isang bangkay. Nagulat ang mga bantay ng Yang Clan nang makita nila ang bangkay, namutla ang kanilang mga mukha. Si Yang Qiong, si Master Yang Qiong. Ang mga bantay ay hindi alam kung ano ang gagawin, natakot sa takot. Si Yang Qiong ay ang ikaapat na miyembro ng Yang Clan na kabilang sa tunay na angkan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kabayong may bangkay sa likod nito ay tila tumatakbo patungo sa kanila. Lumipas ang isang araw, isang mahabang araw ng kamatayan, kumbaga.
Nang maggabi na, lalo pang sumigaw at kinilabutan ang lahat. Sa tuwing lalabas ang malalakas na cultivator mula sa Yang Clan, wala silang mahahanap na buhay, mga bangkay lamang. Ang mga ordinaryong miyembro ng Yang Clan ay hindi nagtitiwala sa Tianlong Divine Castle gaya ng kanilang mga pinuno. Natakot sila sa mga maimpluwensyang grupo ng Imperial at mas pinili nilang lumayo sa mga taong iyon, ngunit wala silang pagpipilian sa bagay na ito. Tumipas ang isang buong araw at hindi pa rin nagpapakita ang mga tao ni Tiantai. Kabob! Galit na galit ang matandang lalaki mula sa Yang Clan, agresibong kinuyam ang kanyang mga kamao. Bumalik siya sa maliit na silid sa likod ng bulwagan ng kanyang palasyo. Napagtanto niya na ang Tianlong Divine Castle ay naghihintay sa pagdating ni Tiantai, ngunit walang dumarating. Sa halip, pinaglalaroan lang sila ni Tiantai. Lumipas ang tatlong araw hindi pa rin sila dumarating. Magpapadala ako ng ilang tao. Sabi ng isang cultivator sa tuktok ng Zunqi Layer sa matandang lalaki ng Yang Clan. Sa labas ng Tianyuan City, naghihintay pa rin ang mga tao ng Tiantai sa tuktok ng isang bundok. Bumalik pa nga si Tianqi. Mga kapatid, kailan tayo pupunta at papatayin ang Yang Clan? Mahina hong tanong ng isang tao. Tumingon si Tianqi, ngumiti at sinabi. Bakit tayo pupunta? Hintayin na lang natin sila, di ba? Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1314, araw ng paghuhukom ng Yang Clan. Hintayin mo sila. Lahat ay parang may pag-aalinlangan. Si Lin Fang at Mo Ching Tian ay nawala lamang ng ilang araw, ipinaalam ba nila ang Tianlong Divine Castle sa halip na patayin sila? Brother, kung pumunta si Lin Fang at Brother Mo sa Tianlong Divine Castle, hindi ba ito mapanganib? Tanong ni Meng Ba na nakakunot ang noo. Sino ang nagsabing pumunta sila para maghanap ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle? Nakangiting tanong ni Tianqi. Nagulat si Meng Ba at nagtanong. Bakit natin sila hinihintay? Paano nila nalaman na nandito tayo? Baka may magsabi sa kanila. Walang pakialam na sabi ni Tianqi. Pagkatapos, tumayo si Tianqi at sinabing. Sige, hindi naligtas dito, kailangan na nating lumipat sa ibang lugar. Mangyaring sundan si Rooxi sa isa pang bulubundukin. Mga taksir. Sa isip ng karamihan, tila sinusubukang harapin ni Tianqi ang kanilang taksir. Tumayo ang lahat at sumunod kay Rooxi. Gayunpaman, seryosong sinabi ni Tianqi. Lahat, manatili ng 100 metro ang layo mula kay Rooxi, malamang naiintindihan mo kung bakit. Siyempre, mga kapatid, bilisin mo. Tumanggo si Tianqi, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Tumingin si Tianqi kina Rooxi at Wang Xiao at sinabi. Rooxi, Wang Xiao, pareho kayong malakas. Rooxi, dalhin mo ang iba sa isa pang bulubundukin, uupo kami ni Wang Xiao at maghihintay na dumating ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Kapag nagawa na nila, aalis na kami. Naiintindihan, sabi ni Rooxi na tumatango. Pagkatapos ay dinala ni Rooxi ang mga tao sa isa pang bundok habang nanatili doon sina Tianqi at Wang Xiao. Brother, patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit ang Tianlong Divine Castle ay napakalakas. Kahit na marami tayong malalakas na cultivator, hindi pa rin ito sapat. Sabi ni Wang Xiao, pagkaalis ng mga tao. Ipinikit ni Tianqi ang kanyang mga mata at umupo ng naka-crossleg. Siyempre hindi sapat. Ang ibig mong sabihin ay mas maraming tao ang darating. Sabi ni Rooxi. Maiintindihan mo sa umaga, kaya bakit ako nagtatanong ng marami? Sabi ni Tianqi. Pagkatapos, hindi na nagsalita pa si Wang Xiao. Lumipas ang oras at dumilim sa labas. Ang mga nakaraang araw ay naging bangungot para sa Yang Clan. Ang mga bangkay ay nakatambak, at ang mga mamamatay tao ay hindi na matagpuan. Kung hindi sila sigurado na si Tiantai yun, pinaghihinalaan na nila ang mga assassin mula sa Abyss of Sufferings. Yang Ding, pagkatapos ng gabing ito, matatapos na ang bangungot. Sa tingin mo ba ay kayang sirain ng Tianlong Divine Castle ang Tiantai? Tanong ng isang tao sa main hall. Dalawang tao ang umiinom ng tsaa at nag-uusap. Nag-aalala ako. Sabi ni Yang Ding, humigop ng tsaa at nakasimangot. Nag-aalala tungkol saan. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay aalis bukas sa Tianyuan City para lipulin ang Tiantai, hindi ba dapat magpadala din tayo ng ilang tao? Kapag tama na ang panahon, wala nang matitira rito. At kung ang malalakas na cultivator ng Tiantai ay pumunta rito sa panahon ng kaguluhan, ito ay magiging mapanganib para sa atin. Sabi ni Yang Ding, kung ang Tianlong Divine Castle ay matalo ni Tiantai, ang Yang Clan ay nasa mas malalapang panganib. Yang Ding, dahil ginawa namin ang mga desisyong ito, hindi na kami maaaring umatras ngayon. Matatanggap lang natin ang pagkatalo kung matatalo si Tianlong. Gayunpaman, ang iyong mga alalahanin ay hindi walang batayan, pumunta tayo at hanapin si Lolo. Sabi nung isa, tumanggo si Yang Ding at umalis na sila. Gayunpaman, pagkalampas nila sa pinto, lumitaw ang isang espada sa dilim. Malamig ang yelo at maaaring tumagos sa kaluluwa ng mga tao. Bigla silang tumigil sa paggalaw. Tumalsik ang dugo at umihip ang hangin, ngunit wala silang nakita maliban sa isang itim na anino. Makalipas ang maikling panahon, may mga taong dumaan at nakita silang nakatayo doon, namumuong dugo sa ilalim nila. Guro, maraming tao ang tumingin sa pinuno ng Yang Clan, ngunit tumalikod lang ito at umalis nang walang sinasabi. Ang gabing iyon ay tila napakahaba. Walang natulog o nagsasanay sa paglilinang, lahat ay nag-aalala na sila ay mamatay kung hindi sila mapagbantay.
Sa kalaunan, nagsimulang sumikat ang araw, na pinapawi ang kanilang mga alalahanin. Sa wakas, pagkatapos ng araw na iyon, matatapos na ang bangungot. Wawasakin ni Tian Long ang Tian Tai at lilipat sila sa kanlurang bahwang. Ang Yang Clan, tulad ng marami sa iba pang mga angkan, ay may yugto ng labanan kung saan nilalabanan nila ang kanilang mga disipulo. Sa kanilang yugto ng labanan ay maraming malalakas na cultivator mula sa Tian Long Divine Castle, naghihintay. Marami ring malalakas na cultivator mula sa Yang Clan at ilang iba pang mga clans. Sa kabuuan, mayroong tatlong grupo ng mga tao. Kalahating bahagi lang ng mga tao mo ang ipinapadala mo. Tanong ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula sa Tian Long Divine Castle. Kailangan nating iwan ang ilang tao dito para protektahan ang teritoryo. Nakita mo kung gaano karami sa ating mga tao ang pinaslang. Kung walang tao dito at dumating si Tian Tai, wawasakin nila ang ating teritoryo ng walang pantutot. Sabi ng matandang lalaki mula sa Yang Clan. Bukod dito, sa iyong lakas kasama ang Zuan Yuan Clan at ang iba pa, wala tayong dapat na problema na lipulin ang Tian Tai. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi ay tumanggo, hindi yun walang batayan, umalis na tayo. Sabay silang gumangon sa himpapawid at napansin ng mga nabubuhay pa ang Tian Yuan City na lumilipad sila. Umalis ba ang Tian Long Divine Castle para labanan ang Tian Tai? Matapos umalis ang mga tao ng Tian Long Divine Castle at ang iba pa, ang matandang lalaki mula sa Yang Clan ay sa wakas ay gamaan ang loob. Sa wakas, lalaban sila sa malakas na hukbong tinipon ni Tian Long Divine Castle. Lahat ng miyembro ng Yang Clan, pumunta sa entablado. Sigaw ng matandang lalaki mula sa Yang Clan. Ang kanyang boses ay kumalat sa lahat ng dako sa kanilang teritoryo. Sa isang iglap, ang mga tao mula sa buong angkan ay nagtipon sa entablado. Hihintayin nilang makabalik ang malalakas na cultivator mula sa Tian Long Divine Castle at ang iba pa bago umalis sa entablado, sa paraang iyon ay hindi sila mapapatay. Parami ng parami ang nagtipon-tipon, ngunit sa labas ng Yang Clan, isang nakakatakot na chi ang bumungad sa kalangitan. Boom! Agad na nanlumo ang matanda. Pagkatapos, naramdaman ng lahat ng miyembro ng Yang Clan ang nakakatakot na chi, sapat na lakas para masuffocate sila. Isang lakas sa tuktok ng layer ng Zunqi. Ang mukha ng matandang lalaki ng Yang Clan ay namutla ng nakamamatay. Kahit na isa rin siyang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, hindi siya maaaring makipagkompetensya sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula sa Tian Tai. Sino ang dumating? Ang matandang lalaki ng Yang Clan ay mapagbantay. Nag-iwan siya ng ilang malalakas na cultivator sa clan, ngunit nagpadala si Tian Tai ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi upang tiktikan sila. Sa sandaling iyon, itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakita ang isang espada na lumitaw sa kalangitan, ito lamang ang nagpapaliwanag sa buong teritoryo ng Yang Clan. Ang Sword Chi ay mabilis na kumikilos patungo sa yugto ng labanan, sinisira ang lahat ng dinadaanan nito. Mga tao at mga gusali, tumabi ka. Sigaw ng matanda ng Yang Clan, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Bumangon siya sa hangin at umiwas sa pag-atake. Tumabi rin sila habang pinuputol ng espada sa dalawa ang yugto ng labanan. Ang mga masyadong malapit ay agad na pinatay, walang bakas. Nakakatakot na espada. Akala ng lahat, patuloy ang pag-atake ni Tai. Sa di kalayuan, isang silweta ang bumangon sa hangin, ang kanyang mukha ay mukhang matalim at ang kanyang damit ay kumikislap sa hangin. Ang Yang Clan ay tiyak na mapapahamak. Napagtanto ng mga nakakilala sa silweta. Ang Yang Clan ay gumawa ng isang desisyon at ngayon, sila ay pagsisisihan ito. Maging ang pinuno ng Yang Clan ay tumawa nang makita ang silhouette na iyon. Alam niyang mapapahamak sila. Hao Qinglin, ngayon ay isang trahedya na araw para sa Yang Clan. Ang Yang Clan ay hindi nagkamali, ako, si Yang Tianlin, ay hindi nagkamali. Hindi tayo nagkamali, hindi ako nagkamali. Sabi ng matanda, hindi siya natakot. Alam niyang imposibleng maiwasan ang pagkawasak ng kanyang angkan. Si Hao Qinglin ay isa na ngayong cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi, walang makakapidyo sa kanya. Ilang taon bago ito, maaari nang patayin ni Hao Qinglin ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi at noon, malayo na siya sa kung ano siya ngayon. Sa mundo ng paglilinang, walang ganoong konsepto bilang tama at mali. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin na nagpangiti sa pinuno ng Yang Clan. Sa katunayan, sa mundo ng paglilinang, mayroon lamang ang malakas at mas malakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1315, Plano at Sabwatan. Bamantong hininga ang mga tao, alam nilang may mga tensyon sa pagitan ng Yang Clan at Tian Tai, maraming tao ang naniniwalang kasalanan ni Lin Feng. Sa Tian Yuan City, sina Lin Feng at Mo Qing Tian ay nasa langit, nakasakay sa isang bangka na gumagamit ng walang laman na enerhiya sa espasyo. Ang mga miyembro ng Yang Clan ay tumungo sa bulubundukin kung saan naroon sina Tian Qi at Wang Shao. Sa sandaling umalis ang mga miyembro mula sa Yang Clan at Tian Yuan City sa teritoryo ng Yang Clan, lumipad din pabalik sina Lin Feng at Mo Qing Tian. Ang kanilang pangalawang kapwa-disipulo, si Hao Qinglin, ay kayang alagaan ng iba, mag-isa. Bumalik ka na. Binuksan ni Tian Qi ang kanyang mga mata at tumingin kina Lin Feng at Mo Qing Tian. Brother. Tumanggo si Lin Feng kina Tian Qi at Wang Shao. Sinabi ni Tian Qi kay Lin Feng. Dapat mong abutin ang iba pang grupo. Naiintindihan.
Pareho silang bumangon sa himpapawid at umalis patungo sa kabilang bundok. Nag-iisa pa rin sina Tianqi at Wang Xiao. Brother, nagsimula na ba ang laban? Tanong ni Wang Xiao kay Tianqi. Ang Tianlong Divine Castle at ang mga miyembro ng Yang Clan ay darating dito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Tianqi, napapikit ulit na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng ito. Sumimangot si Wang Xiao at sinabing, Brother, dahil darating sila, hindi ba tayo dapat manatili sa ating mga kapwa disipulo at maghanda upang labanan ang Tianlong Divine Castle? Hindi pa, pagdating ng tamang panahon. Mahinahong sabi ni Tianqi. Tumayo si Wang Xiao at tumingin sa malayo pagkatapos niyang marinig ang Tianqi. Wala siyang makita at sumimangot. Brother, nasaan ang iba? Muling iminulat ni Tianqi ang kanyang mga mata at tumalikod. Tumingin siya kay Wang Xiao, na ikinahihiya niya. Wang Xiao, bakit ka nagsasalita? Napangiti si Wang Xiao. Pareho tayong magkasama, dalawang magkapatid. Kung pupunta dito ang mga tao ni Tianlong, mamamatay tayo. Sa tingin ko dapat tayong magtipon kasama ang iba, ano sa palagay mo? Huli na, sabi ni Tianqi. Si Wang Xiao ay natakot. Naging kakaiba ang mga tunog ng dagandong nang makita nila ang isang hukbong paparating sa di kalayuan. Brother, ano pang hinihintay mo? Nagmamadaling sabi ni Wang Xiao. Miyembro ka ba ng Tiantai? Tanong ni Tianqi. Si Wang Xiao ay natakot, ngunit pagkatapos ay lumingon siya kay Tianqi at ngumiti. Tianqi, sabi ng pinuno ng hukbo habang nakatingin kay Wang Xiao. Paano ka nakakasigurado na ako ito? Tanong ni Wang Xiao kay Tianqi. Hindi ako sigurado, may mga pagdududa pa rin ako. Mahinahong sabi ni Tianqi. Sa tingin mo ba malino ka? Mahinahong tanong ni Wang Xiao. Dahil nandoon ang mga tao ng Tianlong Divine Castle, walang silbi na magsalita pa. Bakit naroon ang hukbo ng Tianlong Divine Castle? Si Tianqi at Wang Xiao lang ang nandoon, nang makitang si Tianqi ay hindi maaaring maging taksil, si Wang Xiao na lang ang natitira sa kasalanan. Kung makokontrol ng Tianlong Divine Castle ang lokasyon ni Wang Xiao, masusubaybayan din nila ang posisyon ni Tiantai. Matalino, sabi ni Tianqi na pinagdikit ang mga palad at napapikit. Mahinahon niyang sinabi, ang mga layunin ni Tiantai ay lipulin ng taksil, kaya naman nalipol na ang Yang Clan. Ngayon, ikaw na, Wang Xiao. Si Wang Xiao ay nahuli, nakita niya lamang ang isang gintong liwanag na guhit sa kalangitan. Biglang bumangon si Wang Xiao sa hangin. Sir, ang mga nakakatakot na ilaw ay lumitaw sa paligid ng Tianqi, mayroon pa itong mga banal na marka. Ang mga ilaw na ito ay pumutok sa kalangitan at si Wang Xiao ay biglang natakot, ang kanyang katawan ay mabilis na naging ginto. Sirain, galit na sigaw ni Wang Xiao. Nasira ang mga gininto ang ilaw at umugang ang tunog ng metal. Sakripisyo ng kaluluwa, mga banal na marka. Sabi ni Tianqi, ang kanyang katawan ay naging ginto nang biglang, ang mga marka ay lumipat patungo kay Wang Xiao. Isang nakakakilabot na tili ang sumunod. Naging ginto ang katawan ni Wang Xiao at puno siya ng nakanganga na mga sugat. Naka-crossleg si Tianqi sa buong oras, ni hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Isang dambuhalang kamay ang gumalaw patungo sa kanila, ngunit huli na ang lahat. Matapos ang pag-atake ng mga banal na marka ni Tianqi, namatay si Wang Xiao. Ang layunin ni Tiantai ay paksin lamang ang taksil, kaya nalipol ang Yang Clan. Isip ang pinuno ng Yang Clan, na naalala ang mga salita ni Tianqi. Namutla ang mukha niya nang mas naisip niya iyon. Brother, tiningnan ni Yang Zan ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Kapag gumawa ka ng mga desisyon, kailangan mong pasanin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon, iyon ay isang pangunahing tuntunin sa landas ng paglilinang. Sabi ng cultivator na iyon sa tuktok ng layer ng Zunqi, nang makita niyang nakatitig si Yang Zan sa kanya. Duguan ang mga mata ni Yang Zan, ngunit tumanggo siya at sinabi, hindi ko hahayaang maimpluwensyahan niya ang aking paglilinang, ngunit kailangan kong maghayganti ngayon. Gagawin mo, nagpadala si Tiantai ng mga tao para sirain ang iyong angkan, kasabay nito, dinala tayo ni Wang Xiao dito para labanan ang Tiantai. Kahit na ito ay isang disenteng pamamaraan, tiyak na minamaliit nila ang Tianlong Divine Castle. Sabi ng cultivator, tere na, hindi masyadong malayo ang mga tao ni Tiantai. Baka nag-aaway pa sila ng mga tao sa Yang Clan. Sa anumang kaso, hanapin natin sila at patayin. Agad na naglabas ng malamig na enerhiya si Yang Zan nang marinig niya iyon. Biz. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi ay humakbang pasulong at sinabi, pupunta tayo sa Tiantai upang sirain sila. Ang mga silawet pagkatapos ay kumikislap palayo. Gaya ng nahulaan nila, hindi pa nakabalik ang mga tao ni Tiantai at hindi pa sila masyadong malayo. Sila ay nasa isang lambak na may mga bangin na nakapalibot sa kanila. Dahil sa heograpiya, mahirap maramdaman ang anumang chi mula sa paligid. Brother, anong nangyayari? Tanong ng isang tao kay Tianqi, nakababalik lang. At nasaan si Wang Xiao? Ang Yang Clan ay nawasak. Si Wang Xiao ang taksil at ako mismo ang pumatay sa kanya. Mahinahong sagot ni Tianqi. Siya yun. Nung bumalik ako sa Tiantai dati, siya ang pinakagustong makaganti. Kaya pala, tulad ng inaasahan, marahil ang Tianlong Divine Castle ay naghanda ng isang hindi kapanipaniwalang hukbo. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit umaasa si Wang Xiao nakikilos kami ng walang ingat. Sa tingin mo ba napakatalino mo at perpekto ang plano mo? Sabi ng isang tao sa sandaling iyon.
Mga tao ng Tianlong Divine Castle. Bumaba si Qi mula sa langit. Nang iangat nila ang kanilang mga ulo, nakita nila ang hindi mabilang na malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle na bumababa mula sa langit. Kumunat ang noo ni Tian Qi dasado at tiningnan sila sa makahulugang paraan. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin kung sino pa ang traidor sa atin? Boom! Dalawang silweta ang bumangon sa hangin na parang mga palaso, na parabang natatakot sila na baka masaktan sila ni Tianlong nang hindi sinasadya. Xuan Ting at Lin Xiao, dalawa pang tao. Mukhang kalmado si Tian Qi habang nakangiti at sinabing, talagang pinlano mo ng mabuti ang lahat, walang maaaring magkamali simula noong nagpadala ka ng tatlong tao. Siyempre, at ngayon ay natigil ka sa lambak na ito, tulad ng isang hayop na nakulong sa isang hola ngayon. We even casted a spell, para hindi ka na makaalis. Sa kasamaang palad para sa iyo, si Hao Qinglin ay hindi pa nakakabalik. Sino ang nakakaalam? Mahina hong sabi ni Tian Qi. Kaagad pagkatapos noon, isang espada na si Qi ang tumagos sa hola at agad itong nawasak. Hao Qinglin. Itinaas ng mga tao mula sa Tianlong ang kanilang mga ulo at kumunot ang noo. Pagkatapos, sa parehong oras, ang lahat ng mga miyembro mula sa Tiantai ay tumalon sa isang napakalaking bangka. Kung hindi ka pumunta sa lambak, paano ka namin nawasak? Sabi ng malamig na boses. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang maliwanag na ilaw at nawala ang bangka ni Tiantai. Muli itong lumitaw sa langit sa itaas nila.